Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Sister Editha Sunio, nagpapatutuo sa katapatan, kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa buhay ko at ang pamilya ko. Tunay nga na kung sa Diyos tayo magtitiwala, kung sa Diyos tayo malapit, na may pananampalataya ng ating buong, ng ating puso, hindi niya tayo bibigyuin at hindi rin tayo mabibigo, sapagkat siya ang Diyos na nangako na lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Amen. Bago pa mag-lockdown, ang aking mga anak, ang kanyang asawa at ang anak ko ay nawala na ng trabaho. Ang anak ko ay hindi pinapasahod ng kanyang kumpanya ng ilang buwan, kaya napilitan siyang mag-file ng labor case at may hearing siya sa 21 nitong buwan. At ang manukang ko naman ang nangyari ay forced resignation. Siya po ay nag-resign at pinalitan na sa kanyang posisyon. Subalit, ang Diyos ay tapat. So, ang aking manugang, nung wala silang trabaho pareho, nagpatuloy din na nag-a-apply siya at nagkakaroon din ng mga interview. Nung panahon na okay na ang Dubai, pwede nang pumunta sa bahay, pinuntahan ako. At nung bago sila umuwi, pinag-pray namin nila Pastor JC at Sister Angeline. Kinabukasan, nagkaroon po siya ng message sa pinaplayan niyang opisina at for interview na siya. So nagpunta siya for interview pero hindi niya tinanggap dahil may plano na pala ang Panginoon na mas mabuti sa kanyang buhay. So sa araw din na yon, tumawag din ang kanyang dating amo at pinapapupunta sa kanilang opisina. Purihin ang Diyos sapagkat pinababalik na siya sa kanyang dating trabaho. At nung araw din na yon, nagdesisyon yung amo na right, ano yun, Saturday yon, kinabukasan pinapasok ulit agad. So praise the Lord at glory to God dahil tunay nga na pag tayo ay laging nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagtatrabaho na yung manugang ko. At kahit minsan late ang kanyang sweldo, sapagkat ang sitwasyon dito ay hindi pa rin gaano kaayos, pero praise the Lord, at least mayroon na silang trabaho. At alam ko, ayusin din ng Panginoon ang lahat ng mga ito. Glory to God. At ngayon ang mga anak ko naman, ang aking anak naman po ay patuloy na naghanap ng trabaho. Pumupunta rin for interview pagka minamessage siya. Marami rin siyang mga interview na pinuntahan. Subalit isang araw may nag-refer sa kanya sa Lamborghini. So ang anak ko ay pumunta sa Lamborghini for interview. At pinag-training siya na for 2 days. So nung pagkatapos ng 2 days na training niya, sinabi ng yung CEO na maghintay lang siya. Pero glory to God, sapagkat sa patuloy kong pananalangin, hindi ako nang hinawa, patuloy ko silang ipinapanalangin. Kahapon ang anak ko tinalawagan na ng Lamborghini na hired na po siya. Mag-start na po siya sa August 1 dahil yung papalitan niya hanggang katapusan pa nitong buwan. Kaya napakabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. And last but not the least, nung Saturday nagpa-laboratory ako. So expected ko na ang lahat ng yung uric, sugar at cholesterol ko ay mataas. Kasi mayroon akong nararamdaman na sa sarili ko. Pero glory to God dahil bago kami pumunta sa Jupiter, ako'y nagpray, Panginoon, ang alam ko, Panginoon, na wala na po akong sakit dahil pinagalingin mo na ako. Yun ang pananampalataya ko sa Panginoon. At nung i-message yung aking result ng laboratory, glory to God dahil lahat po normal. At ang in-expect ko, ang cholesterol ko ay mataas.
Pero glory to God dahil ang cholesterol ko ay 200 lang. Ano, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya ay ang Diyos na gumagabay at pumapatnubay sa atin. Kung tayo ay tapat sa Kanya at patuloy na nagtitiwala at patuloy na lumalapis sa Kanya sa kakabila ng ating kalagayan, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, patuloy pa rin ang sa Diyos po tayo nagtitiwala. Kaya binabalik ko ang lahat ng papupuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.